Asia. Magandang hali, classmate. At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ito po ang programa para sa mga mangmang utak biya at mga bias na may mga reservations. Welcome sa number one news and commentary program na walang reservations. Walang kukontra sa... Kontrabando! So wala na mga namamaga at nagnananang balita. Aso, kinidnap, kidnapper, humingi ng 10,000 pisong ransom. Lalaki, nagmukhang tie-dye ang t-shirt ng hampasin ng 2x2. Sa palakasan, ang analysis ng ating sports and gender sensitivity expert sa pagkatalo ni Ronda Rousey. Sa balitang abroad, beauty pageant ng isang... Ano yan? Nang? Puti! Ano na sabihin mo? Sabihin mo! Magpasa lang ako ng puke pinag-uusapan nang ano sa Amerika. Pero beauty pageant ng... Nang? Sabihin mo malinaw! Beauty pageant ng vagina sa Amerika ay pinag-uusapan. At sa komentaryong kupa alihimayin at bubusisin ng ating security and counter-terrorism expert, APEC, hassle nga ba sa mga ordinaryong Pinoy? Imbes na bantayan tayo ng mga aso, mukhang sila na ngayon ang kailangan nating bantayan. Nako, bakit? Sa Quezon City, isang aso ang tinangay ng nagpanggap na dog trainer. Na dognap. Oo, ang hinihinging ransom. Alam nyo magkano? Magkano? 10,000 pesos! 10,000 pesos! Naritong report! Dog is man's best friend, lalo na kung amoy tuta ang BFF nyo. Si ate na itatago natin sa pangalang Sheila, muntik mawala ng doggy. Kwento niya, naghanap siya ng magte-train sa kanyang Maltese poodle na itatago na lang natin sa pangalang Muning. Nakita niya sa Facebook ang As Zoo Training Services. Wow! Ang witty! Inalok daw si Sheila ng 13,000 pesos para sa dog training. Kasama ba dyan ang pag-iisagulong ng jeep? Pumunta po dito sa condo namin. Yung condo na po naganap yung kontrata, tapos nagbigay po kami ng pera pa unang bayad, tapos kinuha na po nila yung aso namin. Pero ang mga nagpakilalang dog trainer na sina Ana Valenzuela at Edilberto Onel, mga dognapper pala! Ako! Ow! 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 Pinatubos kay Sheila si Muning sa halagang 10,000 pesos. Tinakot din daw siya ang gagawin itong tanpulots. Easy! Kapag hindi nagbayad, dito na humingi ng tulong si Sheila at nalambat sa entrapment operation si Edilberto. Ang palusot niya. Ano? Gawa po na na-stroke po yung mama ko na isanlakop yung aso. Kasing luma na yan ang naningas na jerbox ng aso, tol! Robbery extortion ang isasampa kay Edilberto habang tinutugis pa ang kanyang literal na partner in crime. Pero ang matinding tanong sa krimen na ito, aso ka ba? Bakit? Kasi nandito ka sa puso ko. Pakinggan mo. Dog-dog, dog-dog. Sige lang. Bakit naman bakit sa News 5 Kontrabado? Huwag kayong mang-kidnap. Bad yun. Huwag kayong mang-kidnap. Magtrabaho ng maayos. Oh. Kung na-stroke ang magulang, ano dapat gawin? Pa-ospital. Eh kung walang pang ospital? Pagtrabaho. Para may pambayad sa doktor. Malapiliko lang! Eh kung doktor na lang ang kidnap eh. Dok, gamutin mo ang nanay ko. Hindi. Papatayin kita, ganun. Kung hindi. Kikidnapin ko ang aso ninyo. Malapiliko lang inception ang kwento na isang lalaki na hinampas ng 2x2. Pero hindi dahil kamukha niya si Leonardo DiCaprio. Kung bakit, narito ang report. Nagmukhang tie-dye ang damit ng taxi driver na si Nasser Tumakin dahil sa dami ng dugo. Reklamo niya sa presinto, pinagpapalo siya ng 2x2 sa ulo. Naglalakad lang daw siya para bumili ng foods. Pero napaatras siya matapos tahulan ng aso. Dito na raw niya nasagi ang kaibigan ng suspect kaya gumanti ito. Iba naman naatrasan ko eh. Nagulat niya ako at pinalo niya ako eh. Natuntun ng mga lespu ang bahay ng suspect na si Richard Handog. Kaso, walay na ito. Ang amain pa ng suspect ang may ganang magalit. Yan ang dad bod. Naiistorbo ko rin ting umaga rito, ting gabi. Umiyos ko rin. Sinungaling ka, masyado ka. Dagdag naman ang stepsister ng suspect, adik si Mang Nasser. Kasi umiyos ko rin sila na kapatawin. Hindi, kilala kita, sir. Araw-araw kami nakampara sa'yo. Araw-araw kami nakampara.
At isa pang plot twist, ka-love triangle raw ng biktima ang ina ng suspect. So many layers to the story. Parang Inception. Tinanggi ni Mang Nasir ang mga paratang. Sa huli, umamin din ang amain ng suspect na tumakas na ang kanyang anak-anakan sa Cavite. Eh, siyempre, napalo niya yan. Yun ang instinct mo, tatahali siya. Ganun talaga yun. Eh, bakit parang high blood ka pa rin? Siguro nga, like stepfather, like son. Umaksyon, R.E. Rivera, News 5, Kontrabando. Aba, aba! Bakit? Iba yung makeup artist mo. Ay, ba't sa amin si Mama Jean? Nagre-retouch lang ako dahil pinawisan ako kanina habang nag-voice over. Lugi, ito yung makeup artist namin eh. Oh. Yan makeup artist mo. Oh. Ikaw, sino makeup artist mo? Tinagpag ko lang na gano'n yung mukha ko, yun eh. Oh, thank you, makeup artist. Ito yung makeup artist ko. Oh. Ano sasabihin mo, Mami? Ito, huwag niyo kaming mag-ina. Grabe naman to. Hoy, tuloy yung balita. Balitang pampalakasan naman tayo. Mula sa eksperto ng paghigop ng lakas. Ito na si Bart para sa kanyang sports segment na Balls. Balls. How are you mga kalampungan? Pagbulahan na naman tayo, nagulantang ang buong mundo ng mixed martial art. Matapos matalo, si Ronda Rousey. Parang nagulantang ako nung humingi ng 10,000 yung ex ko na estudyante para raw sa project nila. Anyway, nasira ang beauty ni Ate Ronda sa laban nila Holly Holm. Isang pak na head kick. Ano patulog kay Ate Ronda sa unang minuto ng second round? Sleep tight. Don't let the bed bug bite. Japan, just always pray at night. Dahil dito, si Holm na ang bagong UFC si Women's Bantamweight Champion. May bago na siyang belt para sa mga dress niya. Umangat ang undefeated record niya sa 10-0. Taray mo, girl! Habang pinatikim niya, kay Ate Ronda ang kauna-unahan itong pagkatalo sa 12 laban. Sinubukan kasing makipagsapakan si Ate Ronda kahit alam niyang mahusay na boxer si Holm. Ayan tuloy, na jombag siya. Para nung sinipa ako sa leeg sa dati kong jowa, matapos kong sabihan na sabay kaming maligo. Marami nagsasabi na inabot na sa wakas ng karma si Ronda. Dahil sa pagiging mayabang nito, dumiretso siya sa ospital pagkatapos ng laban para ipagamot ang mga injury at sinabing babawi siya. Mga kalampungan, ganoon mo talaga sa sports eh. Minsan sa taas, minsan sa baba, para kayo na sa kama. Oy, back to you mga tito. I love you. Napanood niyo ba yun? Grabe yung ano, nangyari kay Ronda Rousey. Kasi nga naman, itong si Holmes, ano raw, boksingero daw talaga. Pero sipa yung nag-knockout eh. Bago sinipa, napuruhan na ng isang matinding suntok. Ang pinapatunayan lang yan, kung si Ronda Rousey na-fall, ma-fall din yung mga inaabangan nyo. Lalo na yung mga nagme-makeup sa inyo. Ayos ba, Mami? Let's talk about the weather kasama ang taga-shower ng forever. Eto na si Hipag Bea, ang eksperto ng paasa. Magandang araw ba yung pinaglihi sa poot at sama ng loob? Narito na ang ulat panahon na mas malabo pa sa pag-asa na may makulong dahil sa pork barrel scam. Mananatiling malinsangan at mainit ang panahon sa halos buong kapuluan. Ewan ko kung bakit pero parang summer pa rin ang levels. Magkakaroon pa rin ng manakanakang pag-ulan kung kailan ka walang dalampayong o kapote. Epektado tayong lahat niyan! Pop quiz! Sino ang guest of honor natin sa Kontrabando Jamboree? A. Si Maria Ozawa, B. Si Lexi Bell, C. Si Stephen Hawking, o D. Si Caden Cross. Balik sa inyo mga bayan! Napakalamig ng hinaharap nating weather, ano? Okay. Ang tanong doon, no, 'di ba? Tinatanong sino yung panauhang pangdangal natin sa Jamboree? Nako! Jamboree meron? Oo. Jamboree, ha? Excuse me. Saday lang. Mushi-mushi. Mushi-mushi. Mushi-mushi Ramondes. Ramondes. Ah. How are you? I'm great. Thank you very much. Thank you very much. Arigato, thanks. Arigato. Thank okay, this is my cousin Maria and this is my friend. Hello. Hi. Hello. Yeah. Actually, we've met already. Oh, yes. In 2008. Yeah. In Tokyo. Mm-hmm. I have evidence. We have picture together. Yeah. Oh, my God. Yes. Oh, my God. Oh, my God. Yeah. Can you say oh, my God again? Oh, my God. Oh, palapang tayo lang. Oh, my God. It's Hey Nako. Yeah. Hey Nako. Oh, my God. Hey Nako. Hey Nako. Hey Nako. Do you remember where that was taken? Kabuki-cho. Kabuki-cho? Yeah. Really? Yes. Wow. That is called Psycho Killer. Okay. Psycho Killer!
writes your name in his mirror every day. Oh my goodness. Then, RA? Continue the discussion. Continue. That beautiful continue. Friendship. Talk about Philippine history. Yeah, okay. So, okay. Hello. So tell us about your new movie. Yeah, your new movie. Yun na lang. We just finished shooting. My role was I was a daughter of a Yakuza group, the head Yakuza group. So I was doing all the martial arts and ninja works and all the action scenes. It was my first time. I really had fun. Like, I had bruises head to toe, but it was really worth it. And the leading man and the actors, everybody, they were so nice. They were so nice. Ramon Bautista is also a ninja. Okay. Thank you very much. Ninja! Oh my gosh. Yeah. Okay, thank you very much. Teka lang, di ba ako tapos? Okay ka na, Ray. Okay, thank you. So, we have a jamboree coming up. Jamboree? You could come. Yeah, jamboree. What's jamboree? Get together. Yeah. Get together! Day. Ah, that's really nice. Sounds fun. Yeah, okay. There's prayer and there's. Tinawa akong salita, kinikilig ako! Ako din! Would you like to do a movie with this man? My pleasure. Mustache. Mustache! Yeah. It's the national mustache of the Philippines. Okay, we thank you very much. Yes, thank you very much. Ayan. Kailangan niyo muna mag-decompress, ano? Oo. Mukhang pwede na magtapos ang programa nga to pagkatapos yun. Ang masasabi ko lang, dalawang salita lang. Oh. Kimochi, tsaka yamite. Yamite. Dito nyo lang mapapanood si Maria Osawa na hindi pixelated. Walang bastusan ng mahal! Ang mga paborito kong linya dyan dyan, sabi niya, aya. Ako, gusto ko doon yung yamite. Okay, dito naman tayo. Balita naman tayo sa abroad kasamang ating import. Ano? Balitang ano? Balitang abroad, tol. Kasama ang ating import, the award-winning journalist galing Kupal News Network. Kupal News Network? CNN? Where in the world are you? What's up, sons of bitches? I'm Anderson Kupal, your esteemed foreign news correspondent. It's time for another earth-shattering news from around the globe. You heard about beauty pageants for women, beauty pageants for gays, and even beauty pageants for dogs. But in America, there's a new beauty pageant. It's a beauty pageant for motherfucking vaginas. Yes, you heard that right. A beauty pageant for vajigis. A sex toys businessman decided to start the contest so he can find the perfect vagina to model his products. He urged women from all over to send pictures of their wonderful hoo-hoo-hoo. Other girls even went to him personally so he can take the photos himself. What a difficult job. But as they say, someone has to do it. While others complain that the vagina beauty contest is disgusting and exploitative, contestants believe it's about feminism and woman empowerment. The winner of the pageants gets $5,000. I wonder what's the criteria of judging. How many percent is audience impact? And more importantly, is there a talent portion? It takes extra courage to join this contest. It's not for pussies. I'm Anderson Kupal. Peace out. Wow, matindi ang report na yan. Matindi ang report. Diba? Ikaw ba, Mr. Bautista, ano ba hinahanap mo sa isang? Alam mo, yung mga ganyan, hindi lang dapat siya maganda tignan. Dapat sa isang babae, sinasabi ko, hindi pa ako tapos. Hindi, sinasabi ko lang sa babae, okay. Maganda rin ang ugali. Okay. Yung kalooban ang importante. Yung kalooban. Hindi yung physical na kanyuan. Oo. Okay. Okay, mga kapatid. Ito na. Okay, sanday lang. News brief muna tayo. Ibig summit, nagdulot lang traffic! Okay, nitong nakarang episode, mga kapatid, nasama sa ating top 5 ang komposisyon ng isa nating bayaw na ni-remix ang ano-ano-ano-ano nasa top 5 dati last Binay, week at ang fist bump ni Mar Rojas. At dahil dyan, kasama natin ngayon si Bayaw Denimar Fernandez, a.k.a. DJ Slaycaster! Ano-ano-ano! Okay! Denimar, teka muna. Ano ba yung nag-inspire siya para mag-umuha ng remix? Kasi wala po rin talaga akong magawa nun. Inspired din po ako dito sa show na to. Magandang umaga, East Asia! Ba? Kung saan dan sa katapat. Kung saan dan.
saan nila pwedeng ma-download o pakinggan niya ang gawa mo? I-upload ko po to pagkatapos itong episode na to siguro. At makita po natin yun dun sa SoundCloud account ko po. So habang hinihintay i-upload yan, saan sila pupunta? XTube o Tube 8? Hindi ba yun? Mga Maria Osawa yun. Hindi, iba yan sa Red Tube. Huwag niyong panoorin niyo kay Maria Osawa. Teka muna, medyo housey-housey ito. No? Yan ba yung paborito mong musika talaga? Yes po. Specialty ko po kapag nagaganto ko is EDM. EDM. European dance music. European. House music sa bahay lang ginagawa. Okay, maraming salamat sa'yo, Edimar. Denimar. Anong Edimar? Kasi EDM eh. Edimar Dance Music. Isa, dalawa, tatlo, ang easy. Huwag ganyan. Sabasahin mo! Sabasahin mo! Ako pinabasa mo, ulitin mo! Dad, happy birthday. Obelated. Sabasahin mo! Ako pinabasa mo. Tatay mong kalbong. 4-5 anak ng baka. Ito na po ang mga pasok sa ating top 5 sa linggong ito. Sa numero 5, ang pag-autograph ni VP Binay sa boobs ng not one, kundi sa dalawang botante. Sa numero 4, ang diskarte ng security ni Secretary Mar para maabot ang malayong botante. Ganon din sa mga gig. Pagka sa mga yung vocalista, pag mag-stage dive, minsan hinawakan yung kung kakamay. Para hindi malaglag. Alalay yun, alalay. Pero mahalaga dyan dapat, maganda yung brief mo lagi. Oo, kasi baka makita. Dito mo si Epe. Epe, maganda yung brief lagi. Ready siya dyan. Sa numero 3, ang pang Victoria's Secret pose ni Secretary Mar. Teka muna, so yellow, yun nga. Pero nakita lang niya na cool siya. Di ba noy-noying yung ganyan? Noy-noying si yellow, pwede rin, ano? Noy-noying yan, nakaganyan. Nakaganyan lang, ano? Hindi, cool na noy-noying. Pero dapat lang malaman ng mga mangmang, ano, na isa po sa mga torture methods ng Marcelo, pinapahiga sa yellow yung mga nahuhuli nila, mga protesto. Okay, alamin natin kung ano yung kwento talaga yan. Ba't siya nandiyan? Alamin natin. Sa numero 2, ang awiting inialay ni Secretary Mar para kay VP Binay. Sa iyo ang inumin, sa iyo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Hindi naman kasi naaral sa Wharton yung mga ganun eh. Naturo ba sa Wharton yan? Ano naman ganun sa Wharton? Pwede niya pa-remix kay Edimar. Ganun si Mark. Walang kumakanta ng ganun sa mga sosyal. Kinakanta lang yan sa mga tambay, madinidemolish ng mga ano, papuntang Apex, mga ganyan, di ba? Okay. Okay. Sa numero 1. At ang nanguna sa ating top 5, ang reenactment ni VP Binay ko para jumijingle ang mga babaeng senior citizen! E kung umiingi na yung mga babaeng senior citizen, paano tayo magkakomentaryo dyan? Nakita natin noong Lunes ang iksinang ito. Libo-libo nating mga kababayan naglalakad sa kahabaan ng Coastal Road. Paano kasi sinirado ang Rojas Boulevard para sa APEC? Kung mayroon mang simbolo sa kung ano ang silbing Asia-Pacific Economic Forum, ito yon. Pagtitipon ng mga business leaders sa mga malamig at komportabling lokasyon. Habang ang mga ordinaryong mamamayan na kumakayod para may maipakain sa pamilya sa isang araw, kinailangang maglakad ng ilang kilometro. Naintindihan ko na, kailangang dublihin ang seguridad sa EFIC, lalo na't paraning pa ang lahat sa nangyaring terror attack sa Paris. Pero bakit ganon? Parang hindi naman pinag-isipan ang kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Kailangan ba talagang itigil ang daloy ng sasakyan sa EDSA para sa lahat ng dumadaan na world leaders? Oo naman yata. Alam ko ang hirit ng mga mataas na opisyal ng gobyerno. Sabi nila na kunting sakripisyo lang para rin naman to sa ikaunlad ng ating ekonomiya. Litsip. Sa ilang dekada ng globalisasyon, ang mga korporasyon at mga buhayang kapitalista lang ang nakikinabang. Parang yung laging bukang bibig nitong gobyernong to. Inclusive growth. Anong inclusive? Ang lumalago lang yata dito ay ang bull ng mga bilyonaryong lalong yumayaman dahil sa kontraktual. Putangina nyo, patayo kayo ng patayo ng bagong mga mall at kondominium. Bayaran nyo muna ng maayos ang mga trabahador ninyo.
Maraming salamat, Generoso Kupal, ang ating malupit na security and counter-terrorism expert. Kayo ba na-hassle ng traffic? Alam mo, may kaibigan ako, nag-Uber ngayon, araw na ito. Umabot ng parang 4.8 yung surge. 1,000 mula Maginhawa hanggang dito. 1,000? 1,018 pesos ata, ganun. Ay nako, meron tayong bagong komentarista. O, sino naman to, Ginong RA? Panorin natin. Hoy, mapanguskang lipunan ng social media. Umayos kayo, mga ulul. Pati ba naman ang pakikisimpatya sa friends, pag-aawayan nyo pa? Sabihin na natin na may mga nakikiuso lang, pero hindi masama ang makiramay. Put na matindi yan, tol. Parang mas magulo pa sila kaysa totoong, ano? Violence. Dinadagdagan nila yung gulo. Totoong nangyari doon sa nangyari. Ay, nako. Iwasan na lang natin ang mga gulo kahit sa social media dahil nakakapagod siya. Ano yung tignan? Ano, hashtag na pray for Paris? Hindi po ibig sabihin nun, ipopost yung picture niyo na sa harap kayo ng Eiffel Tower. Huwag ganun. Huminga na lang tayo ng malalim at peace. Peace. Kung wala na rin magandang sabihin, pwedeng i-exercise yung restraint siguro. Ay, meron tayong jamboree na mangyayari sa December. Ay, matutuloy na ba yan? Parang matutuloy naman yata. Kahit na hindi nila sinashare. Basta, i-announce lang natin. Okay siguro, na naman lang, huwag na nilang i-share. Huwag nyo nang i-share. I-unlike nyo na yung saka page. Saka i-unlike nyo na. So mag-comment kayo ng mga masasamang bagay. Ano na lang, ganito. Nung nakaraang 2 linggo, yung mga kababayan natin sa labas ng Pilipinas, saka ibang lugar sa ibang lugar sa buong bansa, papadala sila ng picture sa Twitter na nanunod sila sa mga bahay nila, opisina. Nakakatuwa siya at pagpatuloy nyo. Para sa episode na to, mag-post pa kayo sa Instagram, Twitter. At pagka natripan ko yung post ninyo, eh mananalo kayo nitong t-shirt na yan. Saan galing yan? Kami nga, wala pang ganyan. Gawa ito ni drawing to ni Ron Escanio. Ron Escanio. Oo, pinadala sa atin yan. Maganda yan ah. Iisa pa lang ito, prototype. Okay, so, pasalamatan ulit natin si Binibining Maria Asawa. Ayan, maraming salamat. Magdama. Lawan sa pang sugoy. Appearance. Sugoy. Tatanungin ko dapat si Marie Osawa kung ano ang hapon ng biskwit. Ano? Hindi MY Sun. Oh, tumama at yan ang isa na namang edisyon ng Makabulan at pang Peabody Award na edisyon ng mga... Ulitin mga... At yan ang isa na namang edisyon ng mga pang Peabody Award na namamaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang tanga na mapanghusgang lipunan ng social media. Sa ngalan ng bias na si Lord De Vera, bayarang si R.A. Rivera, nakikikomisyon na si June Sabayton. Wala nga akong nakuha. Makalaglag pa nga na si Bea, nanlalaglag brief na si Bart, nanlalaglag panty na si Epe. Yeah, no? At si Kupal. Ako ang ideal guy. Ang bakit good boy. Ganun, ikaw dapat good boy. Tularan Ramon Bautista. Walang kukontra sa Maria Osawa.